We do not fear the Golden State Warriors. Yan nga mga idol ang mga nasabi ni Jaylen Brown sa interview niya kanina. Hindi nga daw sila scared mga idol at sinabi niya pa we want to come out and play the best version of basketball that we can. Yan nga ang nais mong marinig mga idol sa iyong player kung ikaw isang Boston Celtics fan. Kitang kita mo talaga na determinado itong ang si Jaylen Brown na manalo sa Game 6. Pero on the other side mga idol ay baka magka-problema nga itong team ng Boston Celtics at si Jaylen Brown. Kapag nakita at napanood nga ng Warriors mga idol itong sinabi sa kanila ni Jaylen Brown at siguradong makikita nila yan mga idol ay baka magbigay pa ng extra motivation sa kanila. Extra motivation na tapusin na talaga itong team ng Boston Celtics. Ang dahil lang dito sa sinabi ni Jaylen Brown, hindi kami takot sa inyo. Isa yung possibility sa NBA mga idol at ilang beses na rin natin yung na-witness na nangyari nga. For example na lang yung sinabi ni AD patungkol sa Suns na sigurado daw tatalunin nila yun yung 2021 playoffs kung hindi siya na-injured. Tapos next game ay kalaban nila ang Phoenix Suns at tinalo nga sila mga idol at tinambakan ng halos 20 plus points. Sa interview ni Devin Booker, sinabi niya ay nagbigay nga daw ng extra motivation sa kanila yung sinabi sa kanila ni Anthony Davis. Yan nga mga idol ang problema minsan kapag medyo confident ka sa iyong sarili. Parang yung kabilang team ay gusto ka ngang i-humble. Pero anyways nga mga idol, ano ba ang opinion nyo dito sa payag ni Jaylen Brown? We do not fear the Golden State Warriors. Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. At sa ating next balita naman mga idol ay ang mga NBA teams inuumpisa na nga ang kanilang off-season moves. Ito nga ang Dallas Mavericks pati na rin ang Houston Rockets. Kinuha na kasi mga idol na itong Dallas si Christian Wood mula sa Rockets. Kapalit nga yan na ito ni Boban Marjanovic, Sterling Brown, Trey Burke, Marcus Chris at ang kanilang 26 pick ngayong taong ito. Apat na player nga mga idol para sa isa. At alam nyo ang posibleng dahilan niya ng team ng Houston Rockets bakit nila ito ginawa ay para nga ma-clear up ang kanilang cap space. Rebuilding mode kasi mga idol ang team ng Houston ngayon tapos meron pang kasamang 26 pick. Kahit nga gano'ng kaganda ang nilaro ni Wood para nga sa kanila last season mga idol, mas priority nga nilang magkaroon sila ng pera para nga sa free agency para nga matulungan itong kanilang mga batang player na dine-develop na sila Jalen Green at pati rin si Kevin Porter. At sa team naman ng Dallas Mavericks, bakit naman nila ito ginawa? Ang posibleng rason ng team ng Mavericks mga idol ay para nga tulungan itong si Luka Doncic. Sa buong 4-year career niya nga sa NBA ay wala pa nga siyang nakakalarong sentro na may ganitong caliber kagaya ng Christian Wood. Maasahan nga mga idol all around the court, sa paint, mid-range at 3-pointer. At iyan nga mga idol ang kulang ng team ng Dallas Mavericks na naging obvious sa playoff run nga nila ngayong taon. Walang big men na nang-aagaw nga ng atensyon, nag-a-attract ng depensa para nga hindi nakafocus lahat kay Luka. At ma-shrink nga yung paint mga idol para nga mabigyan ng mas maluwang nga na spacing itong si Luka pag nag-o-operate na nga siya mga idol sa mid-range pati na rin sa 3-pointer. Kaya naman good move. Thumbs up mga idol para sa team ng Dallas Mavericks. Tinulungan nga nila itong si Luka Doncic sa pagkuha kay Christian Wood. At sa ating next balita naman mga idol ay pag-usapan natin itong Detroit Pistons. Ang buong NBA ay ina-expect nga na ililipat na nila itong si Jeremy Grant this offseason. At kagaya nga ng Rockets mga idol, itong Pistons ay rebuilding mode din. Nagpapalawang nga rin sila ng cap space mga idol para sa offseason at sa kanilang bang moves. At kapag na-trade nga nila itong si Jeremy Grant, ay mabibigyan nga sila ng extra $19 million sa free agency. At sa ating panguling balita ng mga idol, ay panoorin natin ang naging workout neto ni Kai Soto sa team ng Sacramento Kings. Panoorin natin itong highlights mga idol. At yan nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming nga salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!